ayan guys, yan yung babae na yan, no? Yan yung kasama na yung asawa niya, yung nadukutan kanina, nasalisihan dun sa bus. So dapat pa uwiin ng Bacolod kanina, nakasakay na siya dun sa bus. So nung nagunahan kasi sila magsakay kanina, mga alas 7. So nagsakay na sila kaagad. So hindi niya napansin yung isang babae pala na kinukuha yung loob niya, na kasabayan niya daw umakya, tapos tumatabi-tabi sa kanya, hindi niya alam, mandurukot pala. Sali silang kinukuha lang yung tiwala niya, tapos tong nagsabay, inaayos daw nila yung mga gamit nila. Ayan, bigla niya napansin, wala na yung babae, tapos yung wallet niya, wala na rin. So nandun sa wallet niya yung ticket niya, saka yung perang pambayad niya sana sa barko. So ayun, kasi ang kinukuha lang po dyan sa booking na yan, yung bus fare, hindi dyan kinukuha yung pambayad sa barko, kaya naiiwan yun sa pasahero. So ngayon ang problema, wala na siyang pamasahe kanina sa barko, tapos yung ticket niya na nawala pa, kaya hindi na siya nakasabay, nagpaiwan na siya. So ayan, kawawa naman si ate, graduation pa naman daw nung anak niya, kaya nagmamadali sana siya, maka-excited siya makauwi sana ngayong araw. Problema, nadukutan siya, kaya yan, pinapunta niya rito yung kanyang asawa at nagpunta sila sa barangay. Kublatera sila, tapos pinatray silang itsura ng ano, sa CCTV niya sa barangay, para ano, sana nga mahuli na yung babae na yun, mandurukot. Kawawa naman si ate, oh. Ubos yung pera niya, tapos yung ticket niya pa nawala, kaya nagpaiwan na siya dito. So ayan guys, awareness tayo. Kapag nandito po kayo sa Cubao, huwag kayo masyado magtitiwala sa mga nakakwentuhan nyo rito, na kunyari may mga pauwi din ng probinsya, kahit may pakita pa sa inyong ticket, huwag kayo magtitiwala. Yan. Mayroong iba dito masyado mga tiwala. Minsan nagsi-CR, iniiwan yung gamit nila. Yan, huwag na huwag po kayo magtitiwala, kasi open po itong terminal na ito. So ang gwardiya ay isa lang sa madami niyang inaasikasong binabantayan, kaya hindi niya po talaga 100% mabantayan lahat. Lalo na kung ang mga, siyempre mga mandurugos yan, magaling din yan, nagpapanggap talaga ang pasahero. Yan, nakukunwari din yan, siguro may napulot siya na ticket yan, kunyari pinapakita niya may ticket din siya, kaya yung iba nagtitiwala rin, agay ni ate. Nagtiwala siya na ano, nakakasabayan niya sa bus, nag-aayos dito ng mga gamit. Yung pala, sinisimplihan na yung wallet niya, yung bulsa niya. Ayan, na makuha yung wallet niya, sabay bigla nang nawala. So ayan guys, at mag-iingat po tayo palagi. Ayan, kawawa naman si ate. Hindi na tuloy siya nakauwi ngayon. Ayan, namaasa yung anak niya bukas, na darating siya, tapos ngayon, wala na pala. Inaayos pa yung ano, pinapumunta siya dun sa booking, kasi inaayos siya kung anong mangyayari dun sa ticket niyang nawala. So hopefully maayos naman yan, kaya siguro may blatter naman, kaya ma-honor man siguro, baka bukas makasakay din siya. Ayan, dito na sila magpapalipas siguro ng gabi, hintayin nila ng umaga. Bukas ng hapon uli ang biyahe ng pabakulod. Baka makasakay naman siya. Kawawa naman si ate. Kung may pera lang ako, bibigyan ko lang sila ng pamasahe. So ayan guys, ha, paalala lang, lagi po tayo mag-iingat, huwag tayo masyado magtitiwala pag nandito tayo sa terminal. At kahit saan terminal man po, napakarami talaga manduruga sa panahon ngayon. Ayan, ingat-ingat po tayo, huwag tayo masyado magtitiwala, lalo sa karamihan ng tao. Gaya dito kanina, napakaraming tao dito kanina, maraming pasahero, kaya may sumabay na kawatan. So sana hindi po mangyari sa inyo yung nangyari kay ate na yan, no? Ayan, naiwan na siya dito. Ayan. So
Ayun lang po, awareness lang. Ingat-ingat po tayo lagi, huwag magtitiwala kapag tayo po isasakay. Kasi yung mga kawatan na yan talagang walang sinasanto yan. Kasi may pagkataon magkapagdugas sila, mandudugas talaga yan. Kaya ingat lang po tayo. So ayun nga po pala, paki-subscribe nyo naman po itong aking channel, ang Roroboy TV. Ayan. Pindot nyo lang po yung subscribe button. Pwede po yung mag-comment. At paki-share nyo na rin po kung nagustuhan nyo itong aking video. Ayan, at shout out nga pala sa ating mga subscriber dyan, ang mga matyagang nanonood sa aking video. Ayan, maraming salamat. Ito po ang Roroboy TV. Thank you.